Shows
Our love and compassion can change situation of isolation, bitterness, and even despair to attitudes of openness and kindness and hope. And we deserve, and we observe Reason Awareness Sunday. Let us realize that such a wonderful transformation can take place also in our inmates. We follow the example of Jesus towards Zacchaeus. If we reach out to them in brotherly and sisterly compassion, like Jesus, let us seek and save the lost. The Lord invites us to be instruments of hope. Let us pause and ask how we have responded to that call. Lord Jesus, you reach out in Zacchaeus and turns his isolation and despair to hope. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, by rising from the dead, you give hope and life to all those who have suffered a social or moral death. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you called us to build your kingdom among the peoples and thus bring hope where there is despair. Lord, have mercy. Lord, have mercy. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Stumbling
to receive the things you have promised. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Reading from the Book of Wisdom. Before the Lord, the whole universe is as a grain from a balance, or a drop of morning dew come down from the earth. But you have mercy on all, because you can do all things, and you overlook people's sins that they may repent. For you love all things that are, the loath nothing that you have made. For what you hated, you would not have fashioned. And how could a thing remain unless you will it, or be preserved had it not been called forth by you? But you spare all things because they are yours, O Lord, and lover of souls. For your imperishable spirit is in all things. Therefore, you rebuke offenders little by little, warn them, and then remind them of the sins they are committing, that they may abandon your wickedness and believe in you, O Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. I will praise your name forever, my King and my God. All his
A reading from the second letter of St. Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, we always pray for you, that our God may make you worthy of his calling and powerfully bring to fulfillment of every good purpose and every effort of faith, that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and you in him, in accord with the grace of our God and Lord Jesus Christ. We ask you, brothers and sisters, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our assembling with him, not to be shaken out of your minds suddenly, or to be alarmed, either by a spirit, or by an oral statement, or by a letter allegedly from us, to the effect that the day of the Lord is at hand. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Everlasting life. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus came to Jericho and attended to pass through the town. Now a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector and also a wealthy man, was seeking to see who Jesus was, but he could not see him because of the crowd, for he was short in stature. So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to see Jesus, who was about to pass that way. When he reached the place, Jesus looked up and said, "Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house." And he came down quickly and received him with joy. When they all saw this, they began to grumble, saying, "He has gone to stay at the house of a sinner." But Zacchaeus stood there and said to the Lord, "Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor. And if I have extorted anything from anyone, I shall repay it four times over." And Jesus said to him, "Today salvation has come to this house,
because this man too is a descendant of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save what was lost. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Maliwanag na tayo na anyahan ng Diyos na pagnilay-nilayan ang kwento ni Zacchaeus. Ang kwento ng pagtatagpo ni Zacchaeus at ni Jesus. Pagtatagpo ni Zacchaeus sa Diyos, or rather, ang pagtatagpo ng Diyos kay Zacchaeus. Hayaan niyo po na ibigyan natin ang pag-inilay sa tatlong puntos para po sa araw na ito na maging bahagi po ng ating pagtugon para po sa linggong ito. Una, tuloy nga po ng sinabi natin, ano? Ito ay encounter between Zacchaeus and Jesus. Kung katulad ni Zacchaeus, kung talagang seryoso tayo sa paghahanap natin sa Diyos, ay sigurado pong matatagpuan natin na ang Diyos, at kapag natagpuan natin ang Diyos, maiintindihan natin na hindi pala tayo ang nakatagpo sa Diyos. Ang Diyos ang nakatagpo sa atin. So katulad din po ng istorya ni Zacchaeus at ni Jesus, na nakita natin na dahil sa makita ni Zacchaeus sa Jesus, siya'y nagpauna at tumaki sa isang puno ng sikomoro para makita si Jesus sa magdaraan doon. Pero nung nasa tapat na siya ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Zacchaeus, pupunta ako ngayon sa bahay mo. Sabagat makita po natin na kung gaano natin pagnanais, kung gaano ang pagnanais natin na makita ang Diyos, masigit yung pagnanais ng Diyos na matagpuan tayo. Siguro sabihin natin, ba't hindi tayo matagpuan ng Diyos? Hindi sapagat hindi tayo hinahanap ng Diyos. Hinahanap tayo ng Diyos. Pero tayo ulit, tago tayo ng tago. Anong kinakailangan? Kinakailangan na hayaan natin na matagpuan tayo ng Diyos. Hayaan natin na matagpuan tayo ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang unang naghahanap sa atin. Pangalawa, bahagi yun ang pagkilos na kung saan ay makita natin sa Ebanghelyo na sinabi ni Jesus na kay Zacchaeus na, "Zacchaeus, buaba ka agad yan." Alam niyo, sa pagtatagpo ng tao at ng Diyos, isa sa mga humaharang ay ang kapalaluan, kayabangan. Sabi nga natin, isang napakahalagang aspeto sa pagtatagpo ng tao at ng Diyos, yung kababaan ng kalooban na ipinamamanhig po sa atin ang buong mikapal. Isang maliwanag na pagtugon na tayo ay inanyahan ang buong mikapal na magkaroon ng kababaan ng kalooban. Pero anong klase ng kababaan ng kalooban? Alam niyo, napakaganda yung paanyaya na ibinigay sa atin sa unang pagbasa. No? Sa aklat po ng karunungan, anong paanyaya na ibinibigay po sa atin sa unang pagbasa? Sabi po doon ay sa Book of Wisdom, sabi niya ay kung talagang tayo ay marunong, ay tuturuan tayo ng kababaan ng kalooban. Kasi bakit? Ipinapahayag po dito sa aklat ng karunungan na kung talaga daw titimbangin tayo
kasama ng buong daigdig, ng buong universe, ng buong sanlibutan, ay alin? Ay para daw tayong isang budil ng buhangin. Isang budil lang tayo ng buhangin. O, sa banyayan ay pinahayag po sa aklat ng karunungan ni Ellen. Tayo lamang daw ay katulad sa isang hamon ng umaga. So, ibig sabihin, kung talagang tayo ay marunong, we will discover na wala tayong dapat na ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Hamog lang tayo. Hamog lang tayo. Ni sa ating kapwa-tao. Kaya yung banyayan ay pinapamanik ng buong may kapal, ay ang tunay na karunungan ay magtuturo sa atin ng kababaan ng loob. Nakutusin po ay napakahalaga para makita natin ang ating sarili sa harapan ng buong may kapal. Napakahalaga po ang kababaan ng kalooban. At maliwanag, no? Kung talagang matalino tayo, ay dapat ay marunong tayo ng kababaan ng kalooban. Sayang yung talino natin kung hindi natin natutunan ang kababaan ng kalooban. Pangatlo, sa pagkatagpo ni Jesus kay Zacchaeo, ay nakita natin na pinagbago si Zacchaeo. Pinagbago si Zacchaeo. Sa larangan ng ano? Sa larangan ng ipinamaniko sa atin, anong sabi ni Zacchaeo? Ibibigay ko po ang kalahati ng aking ari-arian sa mga duka. Biro niyo yun? No? Sino sa atin na nakapagbigay ng kalahati ng ating ari-arian sa mga duka? Well, maaaring siguro po hindi literal. Pero ito yung nakita natin kay Zacchaeo. It might not be the norm, pero ang panyayan ay pinapahayag ng buong may kapal. Lalong-lalo na ngayon sa taon ng awa ng Diyos, sa Extraordinary Jubilee Year of Mercy, na ipinamamanik sa atin, patuloy na pinapaanyaya sa atin alin, yung seven corporal works of mercy. Yung pakainin mo nagugutom, painumin mo ang mga nauuhaw, bigyan ng matutuluyan ang mga walang matira, magabuloy sa mga duka o paramitan ng mga hubad, dalawi ng mga may sakit, dalawin ang mga nasa bilangguan, ilibing ang mga patay. So, bahagi yun na kung saan ay alin mo sa mga bagay na ito, ay kung tawagin natin ay mga gawain ng awa, na nawa po ay may bahagi natin sa ating kapwa. Pero maliwanag ko para kayo sa kayo, nung gawa nung nakatagpo niya sa Jerusalem, naging maawain. Kalahati ng kanyang ari-arian ay bibigay niya sa mga duka. Sana po magkaroon tayo ng puso na maawain katulad ni Zacchaeo. Ano ba yung nakita natin pagkabago dahil natagpuan niya si Jesus? Kung ako'y may nadayang sino man, apat na iba yung sasauli ko sa kanya. Ito'y tumutukoy sa tinatawag po natin yung binabanggit natin to give maibigay ang inihingi ng katarungan. Bahagi yun na kung saan ay pinamamanig sa atin ang buong may kapal. Kaya nga pupahit na sa atin, hindi lamang mo dito sa lupa, ngunit maging doon sa kabila. Hihingihan tayo ng katarungan. Pero hindi lang po yung tinatawag po natin na pagbabayad puri. Hindi lamang po yung tinatawag natin na reparation of the sins committed. Ngunit alin yun, yung makita natin na ilang beses. Eh, pero siguro sabihin natin na, sinira ko yan, babayaran ko yan,
Kung ano lang yung halaga niyan. Kung 100 yung nadaya ko sa iyo, ang normal na kaisipan natin, ha, ibibigay ko yung 100. Pero ito hindi. Hindi lamang yung 100% ang ibibigay ko. Sa lumang tipan, sabi nga natin, 3 times the amount. 300% yung hinihiling ng lumang tipan. Kung nadaya kita ng 100, ibabalik ko sa iyo ng 300. Sa banal na kasulatan, sa bagong tipan, higit pa doon yung ipinapahayag ni Zaccheo. Kung nadaya kita ng 100, ay ibibigay ko sa iyo ng 400. 400% ang ibibigay ko doon sa mga pagkakataon na nadaya ko. Hindi lang ito question ng reparation, ano? Ngunit yung amount of reparation, the percentage of reparation, no? Naibalik ko. Yun yung tinatawag natin. Kaya po kumisa niya iba, nagsasabi na, biblical yung aking ginagawa. Hindi, no? 400%. So ito yung bahagi yun na kung tuusin po natin, ay nagawa ni Zaccheo. Bakit? Kasi nakatagpo niya si Jesus. Kaya nga po, sabi nga po natin sa pasimula ng banal na pagdiriwang ng Misa, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Prison Awareness Sunday. At nasusumikap tayo na masabi natin na kahit na itong mga bilanggo ito pwede magbago. Kahit na ito yung mga nalulong sa pinagbabawal na gamot, pwedeng magbago kung matatagpuan nila sa Jesus katulad ni Zaccheo. In particular, sa larangan po ng usapin ng mercy and justice, awa at katarungan ng Diyos. So ito po yung iniiwanan ko sa inyo na bilang paghinilay po natin ngayon sa araw na ito. Kung talaga nagnanais na seryoso tayo na makita ang Diyos, matatagpuan natin na mas nais ng Diyos na makatagpo ang tao. Pangalawa, sa pakipag-ugnayan ng tao at ng Diyos, napakahalaga ang karunungan. At napakahalaga ang kababaan ng loob. At nakikita natin na ang karunungan ay magtuturo sa atin ng kababaan ng loob. Walang kwenta yung dami ng ating karunungan kung hindi tayo marunong magpakumbaba. Pangatlo, na ang tunay na pagtatagpo sa Diyos ay magbabago sa tao, lalong-lalo na sa larangan ng katarungan at awa ng Diyos. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten and made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation, he came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended to heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. And his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord and giver of life,
who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Instead doon ang ating panalangin ng bayan, ay ating pong idudulog sa pamagitan po ng litania. Litania kasama po si San Martin de Porres. Let us all kneel. Shining example.
apostle of mercy. Consoler of the afflicted.